Yan, kaya maglagay kami screen sa gutter. Una-una, stainless pa naman gutter. Kasi maraming puno sa harapan ng bahay. Yan, guys. Puro puno ang harap ng bahay. Kaya, nag-uusap may ari, nalagay namin ng screen. Okay, guys. Mamaya, papakita namin sa inyo paano tayo magkapit ng screen. Una na, pag ito, matabasan ng gunting siya. Ito, yan. May guhit na yun. Ito na ngayon mangyari dyan, guys. Yan. Ito na mag-strap niya. Ito. At ikabit natin, iipit natin yung aluminum doon sa gutter. Tara guys, samahan nyo ako. Yan. Una-una guys, bago natin na latagan ng screen to sa anong gutter, buhusan muna ng tubig para makita natin yung dugtungan kung may tulo ba. Okay boss, buhusan mo mga boss, tingnan natin. Try natin buhusan ng tubig. Kasi napakahirap na magdikit yan kung sakali may tumutulo siya dyan, lalo may screen na siya. Ang ginamit naman guys na aluminum ng screen ngayon, ito aluminum, yan. Magandang klase screen ito, matatag at matibay ito. Aluminum ito, may kamahalan na nga. May kamahalan lang talaga, yan. Init. May tulo? Boss, ibuhos mo ba? Tabuhos na? Yan, very good. Yan guys, oh. Napagaganda tingnan, oh. Yung tubig niya, walang punong tubig dito sa ano, sa dulo. Inangat namin ang gutter sa dulo para ang tubig doon papunta doon sa ano, may downspout. Yan o, tumakbo ng tubig o. At nabuhusan natin ng tubig ng gutter, walang punong tubig o walang stock, walang dugtungan. Linisan natin yan, ngayon kakabitan din ng screen. Guys, pangapangan nyo lang guys, medyo mainit at panap ko ngayon. Okay boss, lagay mo na. Okay na, lagay mo na screen. Yan guys, oh, puno. Kaya kailangan talaga pag ganitong este, advice ko lang sa mga nakatutok sa itong vlog. Kung kaya naman mayari, talaga na-screen natin yung gutter kasi para ang dahon, isang protection na ang dahon hindi makapunta kagad sa gutter. Ayan o. Isang punong ano to. Hindi ko alam anong puno to. Yan, puro puno. Yan. So, kailangan tayo may screen. Ngayon, latag siya screen ngayon dyan. Ayan, dito na tayo yung screen yun guys. Yung stainless gutter. Ayan, ano ba siya screen? Kakabit pa natin yun. Okay boss ha? Ano muna yan? Ito guys, patok na lang natin. Gawa na kayo. Ang gutter natin yung matibay tayo may strap dito. Ito nakabitan naman ng flashing at guys tinitikso namin sa itong kulbo ng yero dito sa ilalim. Ngayon baka iwasan na baka kahit medyo malay yung kulbo ng pagkano ng flashing kasi ito lang flashing natin, nilagyan naman strap namin dito para in case naman pagkano siya hindi siya basta-basta manggat sa hangin. Ayan. Tibay. Kasi kung wala strap to, may ano sa tendency na maingat ang hangin. Nilagay namin strap yan. Dito naman tayo. Sa sulok. Dito tayo sa sulok sa kantuhan. Dito naka-45 tayo. Ayan. Diba yung dugtong maliit. Kasilat na tayo. Ayan, naka-45 yan. Yan sulok, medyo delikado ng sulok, dapat ang sulok ayusin natin. At sa taas naman, naka-45 din ako. Pero itong dulong ng flashing na to dito, hanggang dito pa yan. So, shift siya sa tubig. Kasi dito ang tabas ko, itong haba pa nito, nandito pa banda yon. Yan. Nakapako dito sa gilid. Tapos sa labas naman ng firewall nila, nalagyan pa natin ng waterproofing. At pinahira ng tamang pintura na gusto mayari na elastomeric paint. Yan. Yan ang likod. Pangalawa naman guys, ito advice ko lang sa inyo. Kung napapansin yung rivet namin, yan. Pag kami magkabit ang flashing, yung rivets, hindi namin hinayaan na rivets lang siya. Kasi minsan ng rivets, kung napapansin nyo, yung pag
mga puto ng rabbit, minsan may maliit na butas, diyan ko napapansin nyo minsan yan. Kaya minsan may tendency rin ang tubig doon na daan dito sa butas ng rabbit. Ang ibang rabbit kasi may napansin ko may butas eh. So ang ginawa ko naman, lahat na rabbit dinidikita namin ng sealant. Yan ang mga kantuhan pagka ano namin yan. Lahat na ano na yan. Yan, yan tapas namin sa ano, flashing. Dito sa kulbo ng hero. Yan. Yan, sakto siya. So lahat na rivets, yan, may masilant yan. Yes. Yan, may masilant yan. Yan, ating para safety. Yan, ito, bali ng ridge roll. Ito, may silat naman siya dito. May bali kaming nakalampas doon. Overlapping. Para safety naman na huwag dito papasok tubig ulan sa loob ng bahay. Yan, may cutting tayo dyan. Cutting dito. Yan. Yan, naglagay ulit kami ng strap dito kasi medyo malayo nga yung ano, kulbo yan. Itong texture ng kulbo dulo, ito yung isang kulbo. So, dahil malayo, nilagay ulit namin ng strap. Yan, para di paspasa ang hangin. Ito paggamit ng screen namin guys, ito namang aluminum screen natin. Pagdating sa kulbo ng hero, itong strap namin, nilagay namin dito sa i-re-revit yan. Pagdating naman dito sa ano, dito, i-revit din namin ito na may strap sa ilalim. Subukan mo dito boss. Lagay mo strap nga dito. Ano mano lang, dito. Butasan mo ano ba rin na yan. Yan. Yan mga pagkapartner. Ito ang sudang init ngayon. Yan. Yan guys, itong lahat na rib dito, lalagyan namin ano yan. Ipit, post trap, yan. Dito. Lahat na kulbo ng yet na lahat ng grid ng yero. Pagdating mo dito, kasi yung iba kasi ginagawa sa iba dito, napansin ko, pinapatoy na yung ganyan sa labas. So, para sa akin lang naman to, ayoko. So, dito kami sa loob yan. Yan. Ilagay namin sa loob ng bulduran ng stainless gutter. Yan. Tapos, lagay namin strap. Yan. Yung pinakita ko siya, ito yan. Ito talaga may strap guys, yan. Dito namin ipapasok sa ilalim ng aluminum. Ngayon, ang rivets nakatutok sa taas, papasok yung sa yun sa butas. Yan, sige. Yan. Dapat talaga fit na fit yan guys. Kasi naipit natin yung ano, aluminum screen dyan. Yun, very good. Dito naman. Yan. Okay na boss, ha? Yan. Yan guys, dito naman sa baba. Napaglatag kami na parang araw. Yan. Talaga na nangin yan. Dito naman sa flashing naman. Gina-grinder namin ito. Patapos naman grinder, pinasok namin yung bali ng ano, ang bali ng flashing, ganyan yung bali ng flashing namin. Yan bali ng flashing namin guys. Ito lang, ito, media lang to. Yan. Ito nakapasok din sa gina-grinder naman yung firewall. Yan. So ito na siya ngayon. Naka-grinder, nakapasok yung bali na media, tapos pako, sealant. Yan.
naka-grinder siya. Tapos pinako siya. Tapos pako, sisilat na namin niya. Yan lahat na yun, guys. Yan. Nakasilat lahat yan. Pagdating naman sa kantuhan, kasi itong puspe, itong puspe na to, naka-45 naman kami dito. Para ayon sa tubig. Naka-plaster na siya dito sa kantuhan. Yan, ang kantuhan. Ngayon, ang paggupit naman namin dito, ayon namin sa albong sa tubig, kundi unang pinasok namin itong sa ilalim, ito sa baba, hanggang dito naman uli yan. So, pagdating sa taas, nag-45 ako dito. Yan. Pagdating naman dito sa taas, inuuna ko naman ito pagkapit naman dito. So, kung ito naman, hanggang dito sa ilalim to ng ano, bago namin pinatong to, hanggang dito pa sa ilalim yan. Ito, flashing. Pag okay na nakapatong sa ilalim tayo dito, patong ulit natin yung flashing dito, naka-45 ulit. So, ang punto ko palagi, lagi siyang ayon sa tubig, yan o. Kasi kung ang tubig pasalubong ganon, kung iba magdugtong na, ang iba kasi magdugtong, ang ito nakapatong sa taas. So, ako naman, hindi kami ganun magkabit ng flashing. Ito na guys, idea ko lang naman to. Yan o. Galing sa ilalim, papatong, dito naman, kasi may flashing tayo sa taas, unay muna pagkabit natin yung flashing sa ilalim, sabay patong sa taas. Kaya madal sabi, may tubig man siya, o, ano siya? Dito siya yung tubig. Hindi ko kontra. Yan. Yan dito sa Rizal, naka-ano naman tayo nakakanto, yan, naka-silat ulit yan. Yan ang labas namin guys sa mga Rizal. Sakto-sakto lang yung kantuhan niya. Yan o. Kung anong kanto niya, tumama sa kanto. Anong kanto nito, tumama dito, tumama dito. Yan. Kanto, 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 kanto. Yan. Talang fit siya. Yan. Kanya kami magtabas ng ano, sa Rizal ng yero. Okay guys, sa nakaharap. Lagi nakatutok sa vlog ko, kapit ng tulis vlog. Dagan salamat sa inyong kanan. Sana huwag kayong magsawang nakatutok sa mga vlogs ko. And to all my subscribers only, to my viewers, dagan salamat sa inyong kanan. God bless us all. Si Lord na bala sa atin.